חזרנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ניסק וחיסל את דאעש. ang digmaan sa gitna ng Israel at Palestina ay nangyayari ngayon. Ito ba ang simula ng tinatawag na Gog at Magog? Tayo ba ngayon ay nasa bingit ng digmaang pandaigdigan? Ano ang iniisip ng ilang mga tao tungkol sa darating na Ring of Fire or annular solar eclipse ngayong October 14? Isang evangelical pastor na si Gregory Duan Lac mula sa Tennessee ay nanawagan sa paglipol ng lahat na hindi Hudyo at ang pagwasak ng Dome of the Rock ng mga Muslim sa lumang lungsod ng Jerusalem upang mapabilis ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ano ang hidden agenda sa likod nito? Kaibigan, humanda tayo para saksihan ang huling palatandaan. Maligayang pagdating dito, mga mahal na kaibigan, sa channel ng Vince Traveler's Diary. Kung bago pa lang kayo sa channel nito, please paki-like at paki-share po ang video na ito sa lahat. Narito ang propitikong babala na dapat mong malaman. Sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila'y gaya ng buhangin sa dagat na lalabas upang linlangin ang mga bansa sa apat na sulok ng mundo. Nagulat ang mundo matapos na maglunsad ng sorpresang pag-atake ang Hamas laban sa Israel. Ang mga Palestinong mga paramilitar ay tumawid sa hangganan at nagsimulang umatakit mahigit 5,000 rockets ang inilunsad sa Israel. Ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay kanyang pinahayag na ang Israel ay nasa digmaan at kasalukuyan silang naglulunsad ng paghihiganti. Bemilchama. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. סינבי ng COFWB, פגדיקלרה ng digmaan ng Lebanon sa Israel ay Hezbollah escalation para sa Hamas at Israel na alitan. Ang Israel ngayon ay nakikipaglaban sa dalawang bansa. October 14, 2023 ay bagyang maharangan ng buwan ang araw na maglikha ng annular solar eclipse kung saan ito ay magiging isang cosmic ring of fire. Ang ilang mga teorist ay naniniwala nito isang propitikong tanda sa langit na ang digmaan sinasabi sa Biblia ay paparating na. Sabi sa Newsweek.com, hinarap ni Joe Biden ang galit dahil sa naging deal nito sa Iran habang inaatake ang Israel. Sa gitna ng pinakaseryosong pag-unlad sa bansa mula noong 10 araw na digmaan ng Israel at Hamas noong 2021, tinukoy ng mga user sa Platform X na dating Twitter ang hakbang ng administrasyong Biden na mag-issue ng waiver para payagan ang paglipat ng $6 billion na pondo ng Iran na naprosen mula sa South Korea patungong Qatar na pinahintulutan ang mga international bank na payagan ang paglipat ng mga pondo ng Iran para palayain ang 5 Amerikano na nakakulong sa Iran. Ang social media ay may pananaw ng direktang koneksyon ang deal sa pagitan ng US at Iran bilang pondo at suporta sa Hamas na naging dahilan ng pagkasira ng Israel. Isang mamamahayag na si Ami Mek ay kanyang sinabi na kung ikaw ay kinikilabutan sa nangyayari sa Israel ngayon, maaari mong pasalamatan si Joe Biden sapagkat gumastos ang Iran $6 billion na ibinigay mula kay Joe Biden. Ang Islamic attack na pinapanood mo ngayon na sumira sa Israel ay pinunduhan ni Joe Biden at ang Democrat Party ayon sa tweet mula sa mamamahayag at may akda na si Laura Loomer. Kaya ang nakakabahala sa digmaan ito na pinakahuling pag-atake na ito ay binayaran mula sa buwis na dolyar ng United States. Ang mga estado ay direktang nagbigay na
ng humigit kumulang na 500 milyon sa mga Palestinian. My administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Rock solid and unwavering, huh? That's really weird because you just handed Iran $6 billion a couple of weeks ago in some weird prisoner swap. President Trump brokered unprecedented peace in the Middle East throughout his entire term. And he knows exactly what's taken place. In fact, he said it would take place as soon as that $6 billion left American hands and was given to the Iranians. I predicted war in Israel immediately after it was announced that Joe Biden gave the $6 billion to Iran. They got so much money. At this time, Israel and the United States need a very strong partnership and leadership. They gotta have strong leaders. You don't have strong leaders, it doesn't matter how many army tanks you have. In addition to the billions of dollars given to Hamas, top funder Iran, Joe Biden restored hundreds of millions of dollars to the very corrupt Palestinian entities. He gave them hundreds of millions of dollars. Many people didn't even know it. Wonder what deal he made. Joe Biden betrayed Israel. He betrayed our country. As president, I will once again stand with Israel, and we will cut off the money to Palestinian terrorists on day one. Ayon sa unang Timoteo, 2:1-2, idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Paano natin makakamit ang mapayapa at tahimik na buhay na may kabanalan at katapatan at maging makatarungan at gumagawa ng kapayapaan na ayon sa sinabi ni Jesus kung kanilang pinupunduhan ang mga bansa at nakatuon sa mga armadong labanan? Make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. And anybody that's going to support this Hamas nonsense. So I hope Netanyahu's a leader and he just mows the whole thing down by this time next week. What they ought to do is evacuate up there on the hill and get a great big missile and blow that wicked Dome of the Rock plumb off of the spot where it's standing right now so we can get that third temple rebuilt and usher in the coming of Jesus! Malinaw na ang evangelical pastor na si Pastor Gregory Duanlac ay naghihikayat ng digmaan at nanawagan para sa pagkalipol ng lahat ng Hindi-Hudyo sa banal na lupain at itinutulak ang pagkawasak ng Dome of the Rock ng mga Muslim sa lumang lungsod ng Jerusalem. Dahil sa maling interpretasyon ng Biblia ay ang dispensationalism. Kaibigan, ito ang tinig ng dragon na sinasalita ng Apokalipsis Kabanata 13 na sa pamamagitan ng Protestanting Amerika. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao hindi alam na ang evangelical sa buong mundo ay pangunahing sumusuporta sa Israel sapagkat tinanggap na nila ang theological framework na kilala bilang dispensationalism na tumitingin sa mga kaganapan tulad ng pagpapanumbalik kung ano ang estado ng Israel, ang muling pagtatayo ng ikatlong templo, at ang pagtitipo ng mga Hudyo sa banal na lupain bilang ang huling mga kaganapan ng propesiya. Ngunit ang mga ito'y hindi lamang hula, kundi isang pagkakamali. Sa Mateo Kabanata 24:37, gaya sa mga araw ni Noe, ay gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Inihambing ni Jesus ang pagkawasak ng magaganap sa kanyang pagdating na paroseya sa wikang Griego sa pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe. Mateo 24:3, 27, 37, at 39 na ang pagdating na ito'y inilarawan sa salitang paroseya. Sa 29, kung magkagayon ay ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit at makikita nilang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa 29-31 ay naglalarawan ng pagkasunod-sunod ng pagkaayos ng mga kaganapan. Ang baha noong panahon ni Noe ay hindi lihim na lumipol sa lahat ng tao sa planetang ito na walang nakaligtas maliban sa pamilya ni Noah.
ang normal na salita para sa baha sa Bagong Tipan ay patamos. Ngunit hindi ito ang salitang ginamit dito. Salip ay dalawang beses na gumamit si Jesus ng salitang kataklosmos sa talatang 38-39 kung saan nagmula ang salitang English na kataklesim o catastrophe. Ito'y hindi ordinaryong baha lamang kundi ito'y isang universal na kataklesim o sakuna. Lucas 17:28, gayon ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikae, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. 29, ngunit ng araw nang umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Talatang 30, ganun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang lahat ng kaharian at lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang kaharian ng ating Panginoong Jesus ay tatayo magpawalang hanggan. Nais mo bang maging isang mamamayan sa darating na walang hanggang kaharian? Please pakitay po ang inyong mga komento sa comment section. Ang aking tagumpay ay nakay Hesus Kristo. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Maaari po bang pakibahagi ang napapanahong mensahe na ito sa lahat? At patuloy lang tayo dito sa programa ng mga historia, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.